pasal di may lalang. Ang may pinako niya at hinirang awang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way, suma inyong lahat. At suma iyo rin. Ngayon po ay araw ng Sabado, tayo po'y pumupunta sa ating mahal na Birhing Maria. Tayo mga anak ng mahal na Birhen, patnubayan, kalingain, hagkan at lalo tayong mahalin niya. Ginugunita din natin si San Jose Maria Escriba, pundador ng Opus Dei. Pabanalin natin ang ating mga ordinaryo na mga gawain. Doon natin makikita ang Panginoon. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalo mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng si Santa Maria ang mahal. Kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, napakita ang Panginoon kay Abraham sa Namre sa may sagranong mga punong kahoy. Noo'y kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong, yumukod ng halos sayad sa lupa ang mukha. At sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa lilim ng punong ito at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang lakas ninyo bago kayong magpatuloy sa inyong paglalakbay. Ikinagagalak ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Si Abraham ay nagmamadaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sara, "Madali ka, kumuha ka ng 30 libra harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman siya ng isang matabang guya sa kulungan
at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin kasama ang nilutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain. Samantalang sila'y kumakain, tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sara?" "Nandun po sa tolda." "Tugon naman ito." Sinabi ng panauhin, "Babalik ako sa isang taon, sa ganito ring panahon, at pagbabalik ko'y may anak na siya." Nakikinig naman noon si Sara sa may pintuan sa kanyang likuran. Silang mag-asaway, kapwa matanda na at hindi na dinaratnan si Sara. Napatawa ito ng lihim at ang wika, "Ngayon pa namang ako'y lantana at laos na ang aking asawa, saka pa ba kami magkakaanak?" Bakit natawa si Sara at sinabi pang ngayong tumanda na siya'y saka magkakaanak? Tanong ng Panginoon, "Mayroon bang di maaari sa akin tulad ng sinabi ko? Babalik ako sa isang taon at pagbalik ko'y may anak na siya." Dahil sa takot, tumanggi si Sara at ang wika, "Hindi po ako tumawa." Ngunit sinabi niya, "Huwag ka nang magkaila, talagang tumawa ka." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Magsitayo po ang lahat. Sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahon yun, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, "Ginoo, ang alipin ko po ay na paralysis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya," sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na pumunta pa sa inyo, sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako man ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo at sa iba, halika, at siya'y lumalapit sa aking alipin, gawin mo ito at ginagawa niya." Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo nina Abraham, Isaak at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit marami sa lipi ng Israel ang itatapon sa kadiliman sa labas. Doon mananangis sila at magngangalit ng kanilang ngipin." At sinabi ni Jesus sa kapitan, "Umuwi na kayo. Mangyayari ang hinihiling ninyo ayon sa inyong pananalig." Noon di gumaling ang alipin ng kapitan. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at doon nakita niya ang biyena nito nakahiga at inaapoy ng lagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Pagkatapos bumang nito at naglingkod sa kanya. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming inaalihan ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias. "Kinuha niya ang ating mga kahinaan at binata ang ating mga karamdaman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Ngayong Sabado ng Mahal na Birhing Maria, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating mabutihing Panginoong Hesukristo. Napakaganda po ng ating mga pagbasa ngayon at ang mga aral ay ginintuan. Sa ating unang pagbasa, aklat ng Henesis. Ito po'y sa lumang tipan. Di ba ang ating Diyos ang banal na santatlo? May simbolo po na ilalarawan po ito. Makikita, mababanaagan ito sa narinig nating unang pagbasa. May tatlong lalaki na naglalakad pumunta sa kampo ni Abraham dahil napakainit noon. Ngunit si Abraham, isang taong madasalin at malapit sa Diyos, nakita niya kagad, nabaanaga na kagad niya ang presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng tatlong lalaki. Napakainit. "Halina po kayo." Inistima niya ang kanyang mga bisita. "Napakainit. Pumasok kayo sa tolda. Umupo kayo." "Sige po." Alam niya ang presensya ng Diyos. "Pakihubad po ang inyong mga panyapak." At sa palanggana, hinugasan niya ang paa ng bawat isa. Sinabi niya sa kanyang asawa, "Sara, Sara, halika. Magluto ka. Yung guya, yung baka, magluto ka. Ilabas mo yung keso, ilabas mo yung gatas." At pinakain niya ang kanyang mga bisita.
Tatlong lalaki, presensya ng Panginoon. At minahal ni Abraham, pinadama niya na tinatanggap niya. Pinakamasarap na pagkain meron siya dahil nandiyan ang Panginoon. At may magandang balita itong tatlong lalaki, sapagkat magkakaroon na ng anak si Abraham, si Isaac. Personal pang pumunta ang Diyos para sabihin ang magandang balita. Sa ating ebanghelyo ayon kay San Mateo, ang pananampalataya ng Romanong kapitan. Tatlo. Una, sino bang amo na magmamalasakit para sa kanyang alipin? Kahit ngayon, meron bang boss dyan na uubusin ang oras, maghihintay para sa kanyang katulong? Lumapit siya kay Jesus, nagmamakaawa. Romano ito, ha? Alam mo mga Romano, yung mataas yan. Ha? Kinatatakutan yan. Pero ito, nagmakaawa. Ang aking, ang turing niya hindi alipin, hindi atsay. Turing niya kaibigan. Nasa paralysis ang tumutulong sa akin. Pagmamalasakit, pagmamahal, iniintindi ang kapakanan. Saan ka makakita ng ganong tao? Bihirang bihira yan. Pangalawa, kahit na ba siya'y banyaga, dayuhan, siya'y respetado ng mga Hudyo. Saan ka nakakita niyan? Sabi sa Panginoon, ibang versyon. Ha? Tumulong siya sa pagpapagawa ng ating mga sinagoga. Saan ka nakakita ng ganun? Ay, hindi pa ito yung pananampalataya. Ha? Hindi pa itong pananampalataya. Ginagalang ka ng... Tayo kasi kanya-kanya eh. Kung iba, kalaban. Pero nakuha niya ang respeto. Ha? Kaya nga, kung pagbigyan po natin, tumulong ito sa atin. Ha? Sige na. Hindi siya iba sa atin. Ha? Paggalang. Pangatlo, kanyang pananampalataya. Ito mismo si Jesus, ha? Sabi ni Jesus, sa kahit tagal-tagal ko dito, kahit na yung mga apostol, sinesermo na ni Jesus, ang liliit naman ang inyong pananampalataya. Kung yung pananampalataya, kasing laki lang ng butil ng mustasa, mapapaalis nyo itong bundok na ito eh. Ganun pa pagsabi ni Jesus. Pero, nung sinabi ni, mapagkumbaba ang kapitan, alam niya yung lugar niya, may mga taong nasa taas sa akin, inuutusan ako, tinutupad ko. May mga taong mas mataas ang rangko sa akin, meron naman ako, oh, humayo ka, oh, lumapit ka, oh, gawin mo ito. Nasa ilalim niya. Sabihin mo lang, kinikilala, higit sa lahat. Kinikilala niya si Jesus bilang Mesiyas. Mapapagaling niya. Siyang pinangako Mesiyas. Kaya sabi ni Jesus, wala pa akong nakakitang ganitong pananampalataya sa kahit tagal-tagal ko na. Meron po santo para sa araw nito, si San Jose Maria Escriba, fundador ng mga Opus Dei. Pagpapakabanal sa ating karaniwang trabaho, yung ginagawa natin araw-araw. Ito lang masasabi ko. Bago pa yung pandemya, di ba yung online natin, meron tayong spiritual na komunyon. Ha? Yung mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, hindi katulad ninyo, may pagkakataon kayo, mamaya bababa ako, magbibigay ng komunyon. Yung hindi makatanggap ng komunyon,
ang espiritual na komunyon. Panginoon, ninanais ko pong tanggapin kayo ng may kalinisan, kapakumbabaan, debosyon, katulad ng pinakita sa inyo ng mahal na Birhing Maria at mga santo. Bago pa yung pandemya, yan ang ating espiritual na komunyon. At alam niyo ba kung saan natin nakuha itong maikling espiritual na komunyon? Kay San Jose Maria Escriba. Yan po ang tatak niya sa ating komunidad dito sa Quiapo. Sa tulong ni Maria, ni San Jose Maria Escriba, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalong-lalo si San Rocco, nawa ang ating pananampalataya ay maging katulad ng Kapitang Romano na talagang wagas at tunay. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tulad ng matatag na pananampalataya ng senturyon, lumapit tayo sa Panginoong Jesus at manalangin tayo sa Kanya. Para sa pangangailangan ng simbahan at ng sandaigdigan, ang tugon po natin, Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang simbahan naway hindi ituring saanman ang sinuman bilang banyaga o dayuhan. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang mga namumuno sa ating buhay pamayanan, naway ituring ang bawat tao ng may katarungan at pagkakapantay-pantay. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang mga taong may kakaibang paniniwala, lahi o pinagmulan, naway matutunan nating tanggapin at unawain. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Para sa ating bansa at sa buong daigdig, malampasan nawa natin ang mga pagsubok hatid ng pandemyang COVID-19 sa pamamagitan ng tunay at buong pusong pagmamalasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ama ng sangkatauhan, tinanggap ng iyong anak ang pananampalataya ng senturyon na lumapit sa kanya na may pagpapakumbaba at pananalig. Ipakita mo sa amin ang iyong kagandahang loob. Ngayon kami nananalangin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Isang bayan na nagbubungay ng mamahal sa'yo, saan iyo itong tinapay na nagtutulot ng buhay at alak na sa isag na bigay mong kaligtasan. Na nagdudulot ng buhay.
isag na bigay mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang iyong nagkatawan taong anak ay tumutulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria, nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng makasalanan, sapagkat siya ang Panginoon kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birhing nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagyang pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng makasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mapumanaw, lalong-lalo na si Chard. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos. Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kambiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, San Jose Maria Escriba, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
May pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Hesukristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa kaharian niya, araw na
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangirihan. Nang kayo narito pa sa daydig, maraming gumaling dahil sa pagganda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, yaring aming mahinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang aming kagalingan sa kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Pinasok Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salat ng COVID-19 at sa tanang masama. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salat ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kan nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utong loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at asalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ng ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Jesus, Nazareno, iligtas mo.